So dito sa schedule natin, okay, dapat tayo na sa module 6 tayo. Pang module 6. Electricity. And then, yung chapters dito na discuss na natin, which are yung about charges, about fields, and yung last part is on Gauss's law. So, for next week, ang schedule nyo dapat yung susunod, no? Which is already module 7. Medyo mabilis. So, sa module 7, ang i-discuss dito ay about electric potential, okay, and circuits. So sa electric potential, di-describe dito yung concept ng potential, yung tinatawag natin na voltage, no, yung ganyan, including yung potential difference, so and work done on a potential, yung a charge. So lahat ng yan actually available doon. Nilagay ko na yung sa website natin yung mga pwede mong reference materials on those things. So for electric charge, yung sa module 6 meron na rin yung mga field lectures. And then for module 7, which are yan, electric potential and circuits, may mga dito na mga lessons which you can read. Marami siya. So I hope siguro ang pwede niyong gawin, at least you view 2 videos, no, in a week or more para maintindihan niyo siya. So hindi lang siya basta ano, I think I should require you to really view the videos para naman mapag-aralan niyo yung concept. Okay? So dito di-discuss yung potential, yung electric energy, concept ng conductors, shielding, and then electric field energy, capacitance, dielectrics, hanggang Ohm's law and Kirchhoff's rules. Medyo marami siya, no? Kung titingnan niyo dito, kasi kung yung lecture ni Lewin ay halos 1 hour each. So mahaba 'yan kung titingnan niyo. Pero you will understand more yung topic kung talagang review niyo yung mga lectures, no? Instead of just reading what's in the module, yung sa module ay medyo ano lang siya, parang summary ng pag-aaralan mo. Okay? So, ngayon, bago tayo mag-discuss nito, balikan natin yung sa module 6. Okay? And we try to solve some problems, no? So, dito sa module 6, start natin sa chapter 2 kasi yung chapter 1, no, basic lang naman yung chapter 1. So we start with chapter 2, which is yung concept ng electric force at Coulomb's law. And then yung chapter 3, yung Gauss law. So diniscuss ko na to dati, yung concept ng Coulomb's law, yung force of attraction or repulsion between charged particles. And that will be based on the product of the charge and inverse to the square of the distance. Okay? So, yan yon. Now, for sa ano natin, by the way, kailangan makita nyo na to, no? Meron tayong long exam ng modules 1 to 3 pala. Baka malimutan nyo. So, this is up to Friday. No? Kailangan matake nyo yung module 1 to 3 na long exam. Okay? Meron naman siyang hanggang so Friday. So this is really based dun sa una nating pinag-aralan. Kasi ngayon, nasa modules ano na tayo eh. 4, 5, and 6. Tapos 7 na tayo. Dapat tapos na rin yung 6. Okay? Then after that, no, dito sa ano nyo, meron kayong isa-submit bago tayo magtuloy. So ang isa-submit nyo dito would be yung 4, 5, and 6. So after nito, yung 4, 5, and 6, nandito na rin siya, assessment 2, yung probset nyo, due hanggang November 21, 4 to 6. Okay, so there is now submission dito na link
Which really is parang item siya, question items na gagamitin nyo to enter the answer to your problem set. Of course, the solution should be sent, no, by email as a link. So, ang problem set nyo nandito naman. Konti na lang siya compared sa dati. Konti lang yung items, no? Kasi dati kasi isang module lang, mga apat na problems na ngayon halos konti na lang siya bawat chapter, no? May mga chapter nga na hindi na siya kasali. For example, dito sa last module, chapter 2 and 4 na lang yung included. And then for each chapter, isang problem na lang ay included. So medyo konti na lang yung isosolve nyo. Okay? Ayan. Now for the exam, yung exam na kung magsisit tayo na exam dito, the exam will cover the whole thing, of course. Pero more on, mas maraming parts would be dedicated to mga objective type. Ilang problems na taken from the student exercises as well as the problems found in your modules. Yan. Kung may tanong kayo dito tungkol dito, then just chat nyo lang sa akin kung may tanong. Okay? So, may tanong dito si Tiffany. Yeah, you can submit the problem set solution after. Ang problem set solution, ito kasi, no, yung four, alam mo, ang tinatanong mo ba, Tiffany, ay yung module 4 to 6. No? So, kung module 4 to 6, available na siya dun sa Moodle to submit. Puntahan nyo lang yung link and then you submit by clicking the module 4 to 6 submission. If you click that, then pupunta ka na, parang quiz type siya. So, you attempt the quiz and then kasagutin mo na siya base dun sa sagot mo sa modules mo. Okay? Ganon. Yeah, yung submission, pwede naman. No? Hanggang November 21 yung submission by email noong solutions. Yung solutions. Pwede naman. Okay. Pwede naman yan. Yeah, ang may tanong si Joanna kung clarify, you don't need to submit the solution for the long quiz. Kasi quiz naman siya eh. Yung ano ha, yung modules 1 to 3 na parang long exam, yung first long exam nyo, ano lang siya, online lang siya. You don't need to submit your solution doon sa exam na yon, no? Hindi na kailangan. Kasi yung anyway, yung solution naman sa problems ay na-submit nyo na sa modules 1 to 3. Ang total points noong exam ay 100 points. I think mga, I'm not sure, pero mga 40 items kasi yon. Hinabaan ko na ngayon time eh, 3 hours. Pero I think you can finish that in less than 2 hours. No? So, ayan, mga 40 items. May kumuha na, ng ano, exam pala. No? Siyempre si Marian, masipag si Marian eh, kaya nauna na siyang mag-take ng exam. Okay. So, yon. Ngayon, dito sa ating topic, okay, kung may wala nang iba pang tanong, yung sa topic natin, didiscuss natin yung chapters 1 to 4. So, electric field, ganyan, hanggang Gauss's law. May problem set dito, di ba? So, for example, sa chapter 2, ang mga tanong naman dito, katulad niya, no, student exercises. So, yung una, ano lang siya, meron kang 2-point charges. So, titingnan mo lang kung sa problem, no? Ang mas maganda dito, kailangan i-ano mo siya. I-visualize mo kung paano. So, kung titingnan mo dito, meron kang 2 charges placed on the x-axis. Isang 0.2 at isang minus 3 ang position. So, yun ang isipin mo. That means na pag gagawin mo yan, ang kailangan mong gawin is ano, gawa ka muna ng ano, ng coordinate mo. Halimbawa, gawa ka ng coordinate nung sa x-axis mo. Ganyan. And then so sabi ang nakalagay dito 2 and minus 3. So kung gagawa ka ng yung sa center ng axis mo ganyan,
So you'll have your particle located, dalawa, no? Isang positive, isang negative. So yung positive, nasa 2. So somewhere dito sa 2, meron kang particle na andyan. Tapos yung 5, yan, 5 nanocoulomb. Sorry, 4 nanocoulomb. And then there's another one at x minus 0.3 na 5 nanocoulomb. Okay, 5 nanocoulomb naman siya. So somewhere sa minus 3, meron ka naman dito na isa pang party, isa pang charge. Ganyan. Na 5 siya compared mo doon sa x mo dito sa 2, you have 4, no? So ganyan yung mangyayari. And then yon, after that solvein mo na siya. So nandito yung isa. Nandito yung isa. Okay? So alam mo na ngayon dito yung 4, ito yung 4 mo. Tapos yung isa alam mo na 5. So meron kang ditong 4 positive, no? Meron kang 4 nanocoulomb. Tapos dito sa kabila meron kang 5. Ayan. So magkakaroon ka ng ano siya. May Q3 ka, ngayon lalagay mo sa center. So yung center mo sa origin is minus 6, so negative 'yan, no? So mangyayari niyan yung third mo na hinahanap mo would be at the center. So dito siya. Of course, ang forces mo dito would be ano na siya, yung forces noong galing sa 5 nanocoulomb na positive at dito. Since, ano siya, negative yung charge mo minus 6, so attraction yon, no? Ang mangyayari. O yun, kukumpiti mo na lang yung force for each one and then get the sum noong force mo. So, dito yung minus 6. Ayan. Ayan. So, dalawa yung forces mo, kunin mo lang yung sum. Gagamit ka ng vector addition, no? Kasi towards the 6. That's one way of solving it. Okay, total force. Another technique also is to get the field. Pero mas mahirap kasi dalawa yung points mo na kukuhanan ng field. So, better na gamitin mo yung Coulomb slope. So, compute mo yung force due to the 5 nanocoulomb and force due to the 4 nanocoulomb, opposite sila, attraction, and then get the result, no? Ganyan. So drawing nyo muna bago nyo siya solvein. Okay. Dun sa number 2, I'll try to solve that, no? Tingnan natin. Yung sa number 2, tatlo naman yung point charges. Ang tanong dito, ano yung magiging location noong pangatlo kung ang total net force sa kanya ay 7 newtons. So pag ganitong problem mo, ang hinahanap mo yung position, no? Position noong third charge mo base doon sa mga position ng dalawa at base doon sa force exerted by this. So how do you solve this type of problem? Ito yata yung pwede nating solvein. And the number 3 dito, nasa ano na to, nasa y-axis naman yung charge mo, no, dalawa, and then yung pangatlo ay nasa x-axis. So ang tanong dito, hahanapin mo yung force mo, no? Kasi ito parang vector na ang mangyayari. So ang mangyayari dito, medyo hindi na siya linear, no? Ang gagawin mo ngayon, parang gagawa ka na ng coordinate na ganyan. Ito yung x mo, tapos yung y mo, dalawa, isang sa 3 at minus 3. So parang ganyan siya. And then you have two charges na y is 3 na minus 5. Oh, sorry, na 5.
Tapos sa y minus 3, meron kang minus 5. So, mangyayari niyan, kung sa y3 is 5, meron ka dito. Tapos meron ka sa baba na minus 5. Sa baba. Yan. Ang tanong sa'yo ay, anong force kung meron kang isa na 2 microcoulomb naman sa x equals 8? So kung meron kang isa na x equals 8 somewhere dito, ayan, aalamin mo yung force exerted on charge nito. So makita mo, dalawa yung forces mo. One is from, since yung una mo ay ano to, yung y equals 3 ay positive, no, plus 5. So meron kang plus 5 okay, meron kang plus 5 dito. Na microcoulomb, meron kang minus 5 dito, meron kang 2 dito. Ganyan. So kung meron kang positive dito, that means na yung 5 dito sa taas, okay, dito positive, and then itong 2 mo repulsion siya. That means na mangyayari niyan, yung force mo dito na mangyayari, ang force mo pa ganyan. Okay? Dahil dito. Tapos ito, since ito ay attracting, kasi positive to, negative to, that means ang force niya would be repulsion pala tong una, no, repulsion ito kasi positive, ito attraction. So mangyayari din sa attraction mo dito. Ganyan. Okay, papunta dito. Okay? So ang forces mo, kukunin mo lang yung resultant, no? So yung kung titingnan mo to, ang component nito would be going down. Okay. So meron kang component diyan na going down. Dalawa dito, isa dito, saka dito. Yung component mo. Tapos yung ano mo, yung dalawa mo pang component would be opposite naman kasi ito papunta sa right side. Yung kabila papunta sa ganyan. Okay? So, yan ang kukumpiti mo. Ito, actually, magiging zero tong dalawa kasi equal yung force mo kasi pareho siya, isang 5 at isang 5 dito. So, yung x component niya magka-cancel. No? So, yung dito caused by repulsion and caused by the attraction will cancel. Kaya lang, ang matitira mo would be the vertical components ito. Kaya lang makita mo dito ang direction ng force mo is the same. And then ang since parehong 5 din 'yan, then the magnitude of this is the same as this. That means the total force will be twice the force of this one. Twice, no? Ganon. So let's try that, no? May ginawa akong ganyan and then let's see. Ito yung problem. Ito yung solution. Tap ko na yung annotation ko. Annotate. Okay. So bago natin ganyan, no? So ito yung mga sample problem, no? So ito pinapakita lang dito kung meron kang dalawang charges, no? Q1 and Q2 separated by R.
Ayan. So, pwede mo nang compute yung force nila. So, ibig sabihin, ang force mo kasi, ang pwede mong gawin is to have two particles. Paghiwalayin mo siya muna. And then find out the force on Q2. So, force dito, which is due to 1. That means the force niya to the left, no? Tapos yung Q1 naman, dahil sa action-reaction, meron din siyang force to the right caused by Q2. So, F2 on 1, F1 on 2. So, pwede mo yung solven. So, F1 on 2, ito, gamitan mo lang yung Coulomb's law, which is ito, yung K mo is 1, 4, pi, epsilon, sub 0, times Q1, Q2 over R squared. Solven mo siya yung 9 to the 9 or 8.988 times 10 to the 9 Newton meter square, Coulomb square, itong value nito, times absolute value na nung Q mo, so 25, okay, times 75 to the minus 9 over yung distance nila. Ang distance nila ay 3 cm, so convert mo sa meter, and then you get 0.019 Newtons. And you'll do it if you do the other one, since pareho naman yung R mo, pareho yung Q1, Q2 mo, nagbaliktad lang yung position dito, you get the same value of 0.19 Newtons. So, ganyan yung pag-solve nito. Then, for example, ano na siya? Meron ka ngayong tatlo na siya, okay? Tatlong charges. Q3, Q1, and Q2. Okay? So, ang tanong dito, ano yung total force exerted by Q1 and Q2? So, Q1 and Q2 on Q3. So, pag gagawin mo yan, gamitan mo rin siya ng Coulomb's law. Pero ang maiibang, ang gagamitin mo ngayon, yung iba na yung R, yung distance mo. So, for example, yung Q1 on Q3, ang force niya would be yung K times Q1, Q3 na charge or all over yung R, which is 2. cm or 0.02 meter. So pag in-square mo yan, yan, and then you get 1.12 times 10 to the minus 4 or 112 micronewton. So that's the force exerted by charge 1 on 3. Now, yun namang isa, yung charge 2 naman on 3, to, ang distance na gagamitin mo, yung 4 cm, okay? Ang gagamitin mo. And so, computein mo siya. Now, the total, and you'll get around, ano siya, 84, no? Pag kinumpit mo siya. Kasi mas malayo yung Q2. So, therefore, mas maliit yung force niya dahil inverse square law na 4. So, pag kinumpit mo, you'll get 84 micronewtons. And so, ang kukunin mo ngayon is net force on Q3, and you will consider yung sign, no? Since ito ay positive, ito ay positive, so ipupush niya yung charge mo, kaya negative ang force mo is to the left, so negative yon. Then ang Q2 mo naman ay negative, so i-attract niya yung Q3, so ang force niya ay to the right. So kunin mo yung net nito, which is negative 112 sa kabila, and on the right side is 84, and you get a negative 28, meaning the force, the net force is still to the left. No? So, ang mangyayari niya, kung nakafix tong dalawa mo, Q1 and Q2 nakafix, what will happen is, yung Q3 mo will move to the left with that, dependent, no? Because of the force is a negative. So, marerepel siya, papunta sa left. Ganon. Okay. So, ngayon, kung ito yung problem nung kanina, no? So, merong ang similar. So, ito ngayon, meron kang dalawang charge mo, Q1 and Q2, nasa y-axis mo, the same distance, 0.3, 0.3. Yan. Okay? And then, may charge ka na 2. And then, you have a third charge in the x-axis. But then, dito, ang x mo ay 0.4 kalayo. Instead na yung sa problem natin ay 8 cm. So, 0.4 of a meter dito. And then what will happen ngayon kung lahat sila positive? Kung lahat positive, then the force on dito sa Q mo dito would be repulsion, no? Itutulak nitong Q1 at Q2 away yung charge mo, no? Yung Q3 mo.
So what will happen, yung Q1 will have that force. Q2 will have that force. Ganyan. Now, since equal yung charge mo dito na 2, yung force niya, yung vertical component would be the same as the vertical component of the other one. Therefore, that will cancel. Tapos yung horizontal component mo, since in the same direction, no? Kasi pinupush niya yung charge mo pa ganyan to the right. So parang magiging twice yung force mo dito times 2 mo yung makukuha mo sa isa. That will be the net force on the particle. Okay? So ganun yung makukuha mo. That means na pag sinolve mo siya, yung F1 on 2, okay, you get 0.29 newtons, yung total force mo, ito. F1 on 2, F1 or 2 on Q, you'll have a value of 0.29 newtons dito. Kaya lang, kukunin mo lang yung, magsisiro kasi yung Y mo, so yung X component mo, which is, kung ito yung alpha mo na angle, makukumpit mo yung actually yung alpha mo, which is the ratio noong ano siya, pwede mong kunin yung tangent, no, or whatever muna to get the angle, pwede mong gawin, or kung pwede mong gamitin yung cosine. Okay, so kung kukunin mo yung angle, tangent siya dapat noong ano yan, 0.3/0.4. Kung gagamitin mo naman na cosine, that will be cosine ng 0.4 or cosine ng 0.4/0.5. So pag kinumpit mo siya, what you'll get is ang cosine mo is 0.4/0.5 times yung R mo, itong resultant mo, which is 0.29, you get 0.23. So the force exerted on by Q1 is 0.23 newtons to the right. Nag-cancel kasi yung vertical eh. Tapos yung Q2 mo is the same, 0.23 din to the right. So ang total force mo dito would be the sum, which is 0.23 plus 0.23 or 0.46 newtons to the right. Ganyan. So ngayon, ang titingnan nyo sa problem, kung pare-pareho yung charges, kung pare-pareho yung distances, kaso iba-iba yung charge, pwedeng may positive, may negative dun sa isa, kaya may iba yung solution mo. No? Iba yung mag-cancel kung iba na yung direction ng force mo dito. Ganyan. So, tingnan nyo lang yan. So, ito sa electric field naman. Sa electric field ay kukunin mo yung, may tanong dito. Hindi na kailangan. Ano to? Paano nakukuha yung angle sa problem? So, yung angle kasi makukumpit mo base dun sa position eh. No? For example, dito sa case na to, makukuha mo yung angle kasi pag kinuha mo yung theta dito or angle mo dito is tangent siya ng 0.3/0.4 dito. Ang ginamit dito kaya cosine 0.4/0.5 in this case kasi yung 0.4 mo yung adjacent side tapos yung hypotenuse mo is 0.5. So the ratio of 0.4 to 0.5 is really cosine theta. But in the equation, ang hinaharap mo is the cosine component, no? So kaysa kunin mo pa yung angle tapos ibalik mo uli kasi kukunin mo yung angle. Pag nakumpit mo yung angle, kukunin mo uli yung cosine ng angle. So why not just the cosine part, no? Ratio na lang noong yung adjacent mo over yung ano mo. Kasi yung angle nito, the same naman do sa angle nung sa position. So why not just get the ratio of adjacent to the hypotenuse? Alam mo naman yun na 0.5 yung hypotenuse dito. So 0.4/0.5 is cosine. But if you want, you can get alpha muna. Pero alpha, ang lalabas lang yan is ano siya eh, arc cosine 0.4/0.5 or arc tangent 0.3/0.5. No? Pwede naman yun na, kaya lang, babalik ka rin sa cosine. Babalik mo pa rin siya. So, ginamit dito, ratio na lang noong sides. Pwede rin naman yon. Okay. So, ngayon, ito naman is, what if you are asked to get the electric field? Yung kanina is electric, yung Coulomb's force, no? So, pag electric field, you only find the field, no? Caused by one charge. Okay? So, if you have a charge, let's say,
for nanocoulomb na charge, then hahanapin mo yung ano niya, yung kanyang tawag dito, hahanapin mo yung kanyang field. So ito yung point charge mo. So what will happen is it will create a field at a certain point, no? Or several points. So let's say ang hanapin mo na lang ay what is the magnetic field or sorry, electric field at 2 meters away. So kung meron kang 2 meters away dito, okay, ganyan. So kukunin mo na lang yung ano mo, yung field mo. So ang idea nito is the charge, ito yung charge mo na nakikreate ng field, and this will be your test charge to check the field. So usually ang test charge mo positive, okay? So the direction of the test charge will depend on the direction of the field. So in this case, kung positive yung E mo, positive kasi yung Q mo for nanocoulomb, therefore the force would be repulsion. So mangyayari mo ang E mo would also be in this direction. That will be your E. Okay? So ang E mo, ang direction ng field mo ganyan. Okay? So paano mo kukumpitin dito since alam mo yung R niyan, itong R mo. Makukumpit mo na siya. Following yung ano mo, yung simple ano mo. No, yan ang R mo. Kumpitin mo na siya using this equation. Ang ano kasi ang E kasi is F over Q, no? F over Q or matatanggal dun sa ano mo, KQ na lang siya or over R squared. And so mangyayari niyan, yung Q na gagamitin mo is not the Q of the test charge kasi wala namang yung although ang charge mo is positive 1 dito sa test charge mo, pero hindi ang gagamitin mo ay charge nung ano mo, nung nagkakos ng field mo, which is 4. Okay, so ang Q mo dito, 4 times 10 to the minus 9 over R squared, yung distance niya, which is, ano siya, 2 meters. So, in square mo, makakuha ka ng 9 newton coulomb. That's the electric field dito. So, if you have a charge of 1 coulomb dito, nilagay mo dito, then that charge will experience 9 newtons. Kasi for every coulomb of charge that you place, 9 newtons yung force sa kanya base dito sa electric field. Now if this is the case, you can now solve for the force exerted on a charge by just providing the charge. So for example, 2 coulomb yung charge mo. Therefore, ang force mo would be times 2 itong 9 kasi per coulomb yung E mo eh. So magiging 18 ang force mo, okay? Dito. Ganun lang siya. So, ganun. Kung may tanong kayo, then, yeah. Kung may tanong kayo, sabihin lang. Okay. So, ngayon, example na to is, meron ka na ngayon dalawang charge kasi yung kanina isa lang. Okay? Oops. So, ang tanong dito is isa lang pala to. Meron kang charge na minus 8 naman dito. And then you are asked to find the field at a certain position, hindi na in one axis lang. Let's say along this point which is 1.6 meter from the x and 1.2 meter from the y axis. So hinahanap mo yung ano mo, yung force mo dito. Of course, the magnetic field will be, kung makita mo kasi ang test charge mo laging positive, no, ang gagamitin mo. That means na since negative yung charge mo na minus 8, ang force mo will be towards attraction, no? Kasi negative to and E mo is the same. Yung direction ng E mo is pareho ng force mo. Pag ganyan. So pag kinuha mo yan, ang makukumpit mo would be yung ano ulit, yung KQR squared. Kaya lang ang vector mo, since ang field mo ay
vector siya. So ang r mode or distance mo na r, which is 2, ang direction ng vector mo is paganto, no? From the charge, ganyan. Okay? So hindi siya particular kung ano yung direction ng field mo. So, okay? So ngayon pag kinumpit mo siya, ang makikita mo, yung r mo, kunin mo yung ano, yung parang resultant, no? Kasi meron kang x na 1.2, meron kang y na 1.6, so kunin mo yung r. Okay? So ang r vector mo would be ito, component na 6i at minus 8. 6i kasi 6 across, then minus 8 or 0.8 pababa. Ganyan. Okay? Parang na-divide mo lang yung ito into 2. Okay? So yan ang makukuha mo. Of course, ang pwede mong gawin, kunin mo lang yung r squared, no? Yung 1.2 squared minus 1.6 squared kasi siya yung gagamitin mo dito. Na squared na siya. Kasi parang mangyayari mo, i-square root mo to para makakuha ka ng 2. Pagkatapos dito, i-square mo uli. So, pwede mong gamitin instead na kunin mo pa yung square root, square na lang. So, r squared yung equation mo. R squared equals 1.2 squared plus negative 1.6 squared. So, 4 meter squared yon. And then, ilagay mo na lang dito yung 4 meter squared kasi r squared to. Yung r vector mo naman, ano lang eh, sinasabi lang yung direction, no? So, which is ito. Okay? Yung 0.6i, 0.8j. And so, pag kinumpit mo yan, ang makukuha mong value would be minus 11i, meaning minus 11 is to the left, no? Yung i mo. And then, ang j mo is up, which is 14. So, if you want to get the resultant force talaga, or E, you can get the square of the square root mo siya. No? Square nito, square, then square root, and that will be the magnitude of E, which will be to the, in this direction. But then you have to get the angle. Ito. So, kukumpitin mo pa yung tangent ng angle mo, arctangent 1.6 over 1.2, or arctangent, ano siya, 0.8 over 0.6. Para mabigay mo yung value. But you can represent E in terms of the vector na I and J, yung notation mo. So, it minus 11I plus 14J, Newton per Coulomb, ang pwede mong ibigay. Okay, nasagot. In some of the problems, ang result, ang value ng vector mo, E vector or F vector, are in parang vector notation na IJ. Ganito. But you can still work on the resultant, but you have to get the parang polar, no? Polar. But you have to provide the angle. Ganon. Okay. So, yung mga sinosolve natin doon is the particle is, ano siya, mga point charges. But in reality, it's possible na hindi. So, ito naman is what if it is a sphere, yung charge mo. Okay? So, actually, makukumpit mo yan eh, na by providing the flux. So, yung flux mo is the number of parang electric field lines per unit area, which is parang integral of E dot dA. Kasi dapat yung dA mo, yung normal to the area. Okay? So, the value of your the flux would be E dot dA. So, yung flux mo will determine kung ano yung strength ng field mo. So in this case, kung circle siya, no? Ang circle kasi ang area mo, if you integrate the area, you get 4 pi r. Parang area of surface area of the sphere, which is 4 pi r. So if you do the integral of E dot E dA, kasi yung E mo is constant for the same, parang the same distance, no? From Q. Kasi di ba ang equation mo ng E mo is FQ over R squared. So ang Q mo ay the same, ang R mo ay the same in a sphere, assuming nasa center yung Q mo. Therefore, the E is constant. You can take it out of the integral. Therefore, you just integrate the area, this area, as if you patch them together.
to form the area of the sphere. But the area of the sphere is 4 pi squared. So yung equation mo na EA would give you E, which is Q over 4 pi epsilon 0 R squared times A, but A of the sphere is 4 pi R squared. Therefore, pag sinolve mo yan, you get Q over epsilon sub 0. Okay? So as you can see here, the flux, which is the number of the magnetic field lines crossing the area the of the sphere, is Q over epsilon 0, but there's no R anymore. Meaning, if you have a bigger sphere, the number of lines crossing, na syempre yung sphere, yung field lines mo will emanate indefinitely going out. So kahit mas malaki yung sphere mo, the number of lines crossing will be the same. Okay, lalaki yung ano mo. Okay, yung sphere mo, pero still the flux would be the same, which is Q, the charge, over epsilon 0. And this is actually the basis of Gauss's law, which says that if you enclose a charge like this by your, you call this the Gaussian surface, then the flux, you can compute it by, no? Or if you know the flux, you can determine the amount of charge by getting the enclosed charge Q divided by epsilon sub 0, which is a constant. Okay, therefore, makukuha mo yung Q. That's how that's how Gauss was able to use the Gaussian surface to determine the charge by enclosing the charge with a known surface. Ganun yung ginawa niya. Okay? So ito na yung sa problem natin, no? Doon sa ating sa modules. We still have time. So ang tanong dito, meron ka daw 2-point charges, no? So yung point charges mo ay na plus 4, yung kanina to, yung sinosolve natin kanina, meron kang 4 dito na 0.2 meters away, tapos meron kang 5 nanocoulomb dito, minus 0.3 meter away. Ganyan. Tapos ang tinatanong sa'yo is total force at the center, kung meron kang charge sa center na 6. So since negative yan, what will happen is, ang charge mo sa Q3 caused by Q1 is to the right, yung F1 on 3 to the right, no? Yung F13 is where F1 on 3 to the right kasi attraction. Pagkatapos yung Q2 mo naman, Q2 mo, so yung F2 on 3 will be to the left. So, solve mo ngayon yung F2 on 3 and F1 on 3 and then get the vector sum. So ito yung given condition, you just provide X1 0.2 to for Q1, X2 is minus 0.3, tapos yung X3 mo is at the center, so 0 siya, then provide the charge of 4, 5, and minus 6, ganyan. Then solve mo na ngayon yung F2 on 3, substitute mo yung 5 for Q2, yung 6, negative 6 sa Q3, ang distance nila is 0.3 in meters. So you solve it, you get 2.996 times 10 to the minus 6 newtons. Since ano siya, to the left siya, no? 2 and 3. Kasi yung, kung babalikan mo yung figure mo, yung 2 mo, nandito sa left, dito yung 3 mo, therefore, ang F23 mo ay to the left. Ayan. So you solve mo naman yung F1 and 3, nasa right side naman siya. Sa equation mo, ang Q1 mo is 4, ang Q3 mo yung dati na point na minus 6, ang distance niya is 2.2 meters, no? So ang square mo niya 0.2 meters squared, and if you solve for that using K, 8.988 times 10 to the 9, you get 5.393 to the minus 6 newton. So itong dalawa na to kailangan ay vector sum mo. Ito yung to the left, ito yung to the right. So, yung to the left ay negative. Okay? Yung 2-3 mo, negative. Tapos yung to the right mo, positive. Yung 1-3 mo. So, 5.393 minus 2.996 to the minus 6, you get 2.397 to the minus 6 to the right. So, vector sum yan. Okay. So, that's the other problem. Okay, so the other one is yung kung ang tanong dito is ano, saan mo ilalagay yung Q3 mo? So
So given yung Q1 mo na positive 3, given yung Q2 mo na minus 5, nasa 0.2 meters from the center. Okay? Ang tanong dito, saan mo ilalagay yung Q3? So along the x-axis, ang possible position mo would be saan? Yung Q3 mo would be, can be here. Okay? It can be here, it can be here, or it can be there. But you don't know. So assume a position. Kasi ito yung position mo. And then you just set up your x. And then the distance of the other one would be 0.2 minus x. Parang ganon. So depende. So let's assume na nasa left side siya. Bakit pina-assume na? Bakit ko in-assume na nasa left side siya? Kasi ang net force mo is 7. Okay, 7 newtons. So kung titignan mo, positive yon. That means the force is to the right. Okay? To the right. So makita mo ngayon, yung Q2 mo is to the right. Dito. Okay? For a force on Q1, to the right. Kaya lang, kung titignan mo, yung Q2 mo compared sa Q3, yung Q2 mo, ang charge niya ay minus 5. So, 5 yung magnitude. Whereas, ang Q3 mo, ay ang charge niya is minus 8, di ba? Minus 8. So, mas malaki yung charge ng Q3 mo kaysa Q2. Kaya lang, ang mangyayari nito is, since mas malaki yung Q3 mo, then what will happen is, ano yun? Kailangan ang lalabas na value ng position ng x mo ng Q3 mo mas malayo. Mas malayo siya para mas maliit yung charge niya, para ang net force niya is 7. Okay? Ang net force mo is ano, yung difference ng dalawa. So pag sinubtract mo tong dalawa, you should get 7. Ayan. So ganyan yung position. So how to solve that? Ang pwede mong gawin ganyan, solvein mo muna yung ano, yung force on ng 2. Okay. Force of 2 on 1. Kasi hindi mo alam yung sa 3, hindi mo alam yung x eh. So ang gawin mo na lang, kunin mo yung force of 2 on 1. Ito. So pag kinumpit mo yan, alam mo yung distance na 0.2. Alam mo yung Q niya. Q2 at Q1, alam mo, isang 5, isang 3. Therefore, you get the force which is 3.37 newtons. That is the force exerted by Q2 on Q1. Kaso ang sabi dito sa problem, ang net nito 7 to the right, di ba? 7 to the right. That means may kulang pa na some value, kasi 3.3 lang to, pero 7 yung net force mo dito. Therefore, yung the remaining force must be due to the other one, due to Q3. So, solvein mo lang yon. Therefore, alam natin na, ayan, no? Yung total mo is 7. Okay? Bakit minus 7? Kasi pag binalikan mo yung problem, okay, dito, ang net force mo ay 7. Okay? Pero, net force yan eh. Where you would locate Q3. Since Q3 is on the left side, so ang force mo dapat dito, ang net mo ay 7 total to the left. Kaya negative. Okay? So pag sinolve mo yan, so computin mo yung net force mo is minus 7 minus 3. Okay? 3.7 yung na-compute mo. So you end up with 10.37, which is negative. So ano ngayon? Ibig sabihin, ang force mo ng Q3 is to the left, no? Na minus 10.37. So that means na if the force is negative, then the charge must be on the left also. Kaya tama yung ating hula na nasa left side siya. Kasi ang na-compute mong force is minus 10 going to the left. Therefore, kung attraction yon, ibig sabihin yung direction ng force mo, kung attraction is to the left. Ganyan. So, makakuha ka dito ng... Ngayon, kung alam mo na yung force mo dito na minus, no? Minus 10, no? Kasi yung net kanina 7, kaso may force dito, so kinumpit natin, ang naging force mo ng 3 on 1 is minus 10.
So since alam mo na yung minus 10, alam mo yung value ng Q1, alam mo yung value ng Q2, you now compute for X. Rather than computing for the force, you compute for the position. So gagamit ka ngayon ng equation mo, parang ang sosolvin mo yung X mo instead na F. So substitute mo lang yon. Ito yung equation mo. F3 on 1 is KQ3 Q1 over X squared. Ito, no, yung force of 3 on 1 na alam mo na 10 point, negative 10 point something, 10.3. And so solvin mo yung X mo, which is the square root of K over KQ3 over Q1 over F. Kung ano yung value ng F mo. So since negative siya, we get the negative part. The negative value of the square root. So in that case, pag sinolve mo siya, eto na siya, substitute mo yung K, substitute mo yung Q3 na minus 8, pero absolute value nung kukunin natin dito, no? Okay? Then, yung 3 mo for Q1 over F mo, which is 10.37, and get the square root, you get 0.144. So, plus minus 0.144. Square root siya. So, you get the negative part kasi nasa left side siya eh. Therefore, you get a negative 0.144 Newton left of Q, ang sagot mo. That is the distance of Q3 dito on the left. Yon. So, that's how to solve it. Okay, ito yung problem na I think you can nasa ano din to, chapter 3 module, yeah, chapter 3 student exercise 3. So some of this pag ginawa nyo is you can ano, parang gamitin mo na siya to solve the problem dun sa module mo. So dito ang hinahanap mo is ano yung direction ng field located at Q. So may apat na charges ka ngayon. Q2, ito, saka ito. And then ang tanong dito, ano yung magnitude ng field dito sa Q dito? 'Di ba? May force yung 2Q. Pag ganyan, natin yung force mo, may force ka na dahil sa 2Q, may force ka pa ganyan. Okay? Tapos dahil, undo natin. Since positive siya, so dapat repulsion. Mali yan. Click ko. Dapat ang force mo ng 2Q mo sa Q would be repulsion, no? So mangyayari niyan wala yung mouse. Ang force mo would be like that. Dahil force of 2Q dito. Tapos yung 4Q mo positive lahat sila, di ba? So repulsion din siya. Therefore ang E mo caused by 4Q. Ano yung mouse ko? Would be going this way. Mas malaki kasi time 4Q yung force mo, so twice yung length mo niyan. Kasi ito 2Q lang, ito 4Q. And then the other one is 3Q. Okay? So what will happen since along the diagonal siya, yung force mo naman dito. Pag ganyan. 3Q siya, so mas maliit ng konti. So 4, pero mas yung haba niya, mas mahaba ng konti doon sa 2Q. Ganyan. So ang net force mo would be towards the dito sa direction nito. Okay, so kukunin mo yung vertical component ng bawat isa and then horizontal component ng nito at nito, then that will be the value. So compute mo yung mako-compute mo na yung yung value ng E. So ang pwede mong gawin, compute mo yung E caused by the other charges. So compute mo yung E on the point, no? Caused by 2Q nito. Compute mo yung E caused by 3Q. Compute mo yung E caused by 4Q and then get the sum para mako-compute mo yung total E sa point na to. Kasi distribution ng tatlong charges na yan dito. So that's how you do it. And if you do that,
clear natin yung annotation. So computing the force using the vector notation. So yung bawat charge mo na caused by Q, caused by dito ang ginamit dito, this is Q1, Q3, and sorry, Q1, Q2, Q3. Yung ginamit na parang ano, yung notation. So ito, ang Q1 mo is 2Q, ang Q2 mo ay 3Q, ang Q3 mo ay 4Q, ang value. So kung compute mo lang yung E ng bawat isa with the vector, pat na unit vector R for each one, over R squared, KQ2 over R squared, KQ3 over R squared. So ang Q1 mo is Q2Q, ang Q2 mo ay 3Q, ang Q3 mo ay 4Q. Kaso yung R mo, yung R1 mo is just the ano, parang I, no? I mo, 1, which is your A. Tapos yung 2 mo, R2 mo, ang R2 mo would be, ano siya? Tawag dito, yung mahaba, no? Itong dalawa. So gagamit ka ng I cosine 45. So 45 degrees yon at J cosine 45. So itong component na to yung R mo. Okay? Tapos yung third mo is J na lang kasi vertical lang siya. Ito. So pag ginawa mo yan, makakompute ka ng E. Pag pinag-add mo is 5.91 at 58 degrees. Really, it is 3.06I and 506J. Pag kinumpit mo yung square root nito ng square nitong dalawa, you get 5.91. And if you compute the angle, which is tangent, no? Tangent ng A dito over ito, which is 2A, square root of 2A, A over 2A, you get 58 degrees. So that's how you do it. Okay? So, ang tanong dito, what is the force ngayon dito? The force dito is F over Q. Oh, sorry, QE. Kasi ang E mo is 5.91. So, ang E mo is F over Q or F is QE. So, just multiply by Q. And you get 5.91. Ito, KQ squared. Kasi hindi mo alam yung, ano, yung value nito. Basta alam mo 5.91 KQ over A squared. Therefore, you get Q times Q nito, you get 5.91 K Q squared over A2. And the angle is the same. F is QE. So just multiply by Q. And you get 5.91. Ito, KQ squared. Kasi hindi mo alam yung, ano, yung value nito. Basta alam mo 5.91 KQ over A squared. Therefore, you get Q times Q nito. You get 5.91 KQ squared over A2. And the angle is the same. So, ganun siya. So, time na tayo. What I'll do, mahaba yan eh. So, what I'll do is, I will email or provide you a link of this parang PowerPoint presentation. So, you'll have a parang mababasa mo siya, no? Para pag-aralan niya yung solutions. Mahaba yan kasi ito na yung isang problem na nasa book. Yung, you have to submit this. Ito yung ano, yung part na tawag dito, kasama sa problem set na isasubmit. Kaya lang, what I did is, I changed the values of the charge. And, yeah. Para, you cannot just copy and paste. No? You have to still solve it. But then, you can follow the, parang, paano siya sinosolve dito. Ganyan. Pero iba na yung mga values. Kasi iba yung binigay ko na charge doon sa problem. So you can solve. Okay? Ganyan. And then at the last part, may discussion on Gauss's law. So you can just follow the expression for a different type of Gauss surfaces. Ayan. Sphere on a charge, positive or negative, you have the equation for Gauss's law na hindi nag-enclose ng charge, dapat ang value niya is zero kasi whatever is entering is exiting. Therefore, the integral of E dot dA is zero. Meaning, wala kang enclosed charge. Ayan, and so on. So,
General form, meaning if you have a Gosse's law, kasi pwede mo siyang ma-represent iba-iba, iba-ibang way. So it can be depende kung na, ano yung kung normal sa surface and so on, perpendicular to the surface, and then the total charge. Ganyan. So these are the equations representing Gosse's law for different situations. So yan, bibigay ko yan sa inyo. So you can have a read kung iba yung surface mo, ibang Gaussian surface gagamitin mo. Ganyan. But still, you can solve for the value of E.